Akala nyo kung nasan ako, no? Nandito tayo sa Navotas Fishport, ang pinakamalaking fishport sa Maynila. Sa lawak na halos 45 hectares ang Navotas Fishport, ang ikatlo sa pinakamalaking fishport sa Asia. Mas malaki pa ito sa Mall of Asia. Actually, dito sa loob ng fishport, ang makikita natin unang-una, ang lahat ng iba't ibang klase ng isda, kasama na ang mga mamamangkin, pati na siyempre ang producer, walang isda kung walang producer. At the same time, kami mga fish broker. Ang Navotas Fishport, hindi po palengke ng ordinaryong market. Ito po ay pamakyawan. Dito po namamakyaw lahat yung mga ating mga tindera na nagtitinda sa palengke. Umaabot sa halos 800 toneladang yamang dagat ang dinadala rito araw-araw mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sandali, may nakikita ko. Tara, puntahan natin. Nakikita nyo po dito sa likod ko ay tatlong truck na may lamang isda. At ang laman nito ay 1,800 kilos per truck. Nanggaling pa itong Pampanga. Puro buhay na tilapia ang laman ng mga truck na ito na kailangan hakutin papunta sa palengke para mabenta. As you can see, buhay na buhay ang mga isda. Kuha tayo na isa. It's alive! Aray! Ow! Huh? Ayan. Buhay pa yung isda. Sa trabahong ito, kailangan nyo ng proper uniform. Sando na susutin nyo? And of course, boots. Kailangan nyo ng boots. Kasi dito, wet market, basang-basa lahat. So, kailangan naka-boots kayo. Kaya mukhang busy-busy si kuya. Pero sa tingin ko, kaya ko to eh. No, magka-size lang naman kami ni kuya eh. Dito nagsisimula lahat. So, simula sa truck, nililipat nila lahat ng isda dito sa mga banyera. Pagkatapos, sinesegregate naman nila dito sa kabila. So, sige, simula natin. Try natin yung pagsasalok. Aray! Okay, ang nakikita ko ngayon, maraming bula. Huwag kayo mag-alala, hindi sabon yan. Nanggaling yan sa mga isda. At ang ginagawa ni Kuya ngayon, nilalagyan niya ng biskuit. Para daw ito mabawasan or mawala ang bula. So, 10 pakete ng biskuit ang nilalagay kada isang truck. Para yung bula niya matanggal o ma-prevent. Para na sa ganon, paghahango, hindi makaistorbo sa pamimilit. Matapos ang 10 pakete ng biskuit, ayan, nabawasan na ang mga bula natin. Galing, oh. So, sa mga nagsasalok dito, ito yung nagiging best friend nila. Ito yung aparato na ginagamit nila para kumuha ng isda dito at ilipat sa mga banyera. Ayun. So, meron siyang mechanism na hihilahin ko lang. At ayun, nabuhos na lahat na isda. So, tuloy-tuloy na to. Sa tingin ko, sa ganitong klaseng trabaho, kailangan mabilisan eh. Kasi, well, time is money, diba? Mga tao dito, ginagawa to nila na madaling araw. Araw-araw. Nagsisimula pa lang tayo, nasa first stage pa lang tayo ng pagsasalok ng isda. At masasabi ko, hindi madaling trabaho ito. Pero tuloy-tuloy lang tayo. So I think ang next phase ng pagkuha ng mga isda galing sa truck ay ang pag-separate, pagsasegregate ng mga malalaking isda at maliliit na isda, and at the same time, yung mga buhay at patay, dahil narinig ko kanina, magkaiba daw ang presyo ng mga isda ito. Ayan o. Isang napaka-importanteng pangangailangan pag ikay isang nag-import or export ng isda ay ang yelo. At dahil dyan sa yelo niyan, press ko pa itong pulang isda nito na ang tawag ay lapu-lapu. Alam niyo bang Persians ang unang nakatuklas ng paggawa ng yelo?
tuwing taglamig, nag-iimbak sila ng tubig sa drum na nababalutan ng buhangin at clay at binabaon sa niebe. Dahil sa sobrang lamig, tumitigas ang tubig at nagiging yelo. Dito sa Navotas Fishport, klase-klaseng mga yamang dagat ang dumarating. At meron tayo isang truck dito nang galing pang Mindoro Occidental, kung di ako nagkakamali. Tama ba kuya? Mindoro? Pagkatapos hanguin at pagpilian, kikiluhin ang mga isda. Handa na ito para i-deliver. Malamig. At kamay. Manhid na. Wala pa akong 5 minutes dito na manhid na ang kamay ko. Kaya, hindi basta-basta ito trabaho na to. Piling ko nagkamasal na ako doon. Bilib na kami sa iyo, Paco. Mula alas 3 ng umaga, sinabayan mo mga batilyo at tindero sa kanilang trabaho sa fishport. Pero teka, anong nangyari? Naku, Paco, hindi pa tapos ang trabaho. Gising!